referee na kapag galing sa set at medyo mababa yung kamay, medyo tumagal sa kamay mo yung bola at gusto mong i-drop ball, automatic lifting violation siya. So kailangan minsan mabilis, a brief moment lang, drop agad. Very firm, itong ating first referee on that tax and throw violation, pangalawa against Hart Pio. It comes in at a crucial stretch here in set number 3. Very crucial, Martin. So instead of a 2-point lead ang inaharap ng LPA, apat ulit, Lopez, absorbed by Nitura, Perez going to save. Here comes LPU, Pio, yes, oh, outside. Yeah. Ouch. So nung nilakasan ni Pio, sobra naman. Pero ang ganda sana ng transition play na yun. 23-18. So, this is Yvonne Martin looking to check in for LPU. Judgment niya sa tax and throw. Kasi hindi siya nakikinig eh. So, bibigyan natin ng verbal warning muna kayo. Kasi, advice or inform na siya. Sige, makalingan mo lang. Sa susunod, magbibigyan na ako ng ano. Verbal warning para kay Coach Chloe Garcia. Paalala lang po, yung first referee na kapag may judgment na ang first referee, that's final and wala ka ng power to it. Mas lalo wala tayong challenge system na. Ah, that's right. So, verbal warning pa lang mamaya to. If there's another incident, bibigyan ng yellow card si Coach Cromwell. 5-point lead for the Lady Knights. Typical take. Lopez on the approach. So, sobrang. Check one. Lopez. Nakalaog din na kalawa. Martin, intense. Mainit yung laban natin. Oo, mainit. Martin serves. Martin from LPU. Makilang. Drop! Gumana ulit para kay Gia Makilang. Gia Makilang. Is at set point. Kanina pa ginagawa ni Makilang kapag nakikita niya yung open spiker ng Lecine na dumedepensa sa dito sa crossbird at nakapag sa open spiker ng Letran Lecine. Sabayan kaya. Pinagrapon niya sa likod ng runners para makaba yung trap ball. Sarok na lang. Kukuha ng trap ball. Very smart man niya. Oo. Oh, luwas. Okay, service error on Estrellier. 3-point for LPU. So on deck for LPU is Mingming Puzon. The heart surgery. Heart surgery. Ilay low ng Letran Lady Knights. Oh, you mentioned this is a chance one. LPU on the attack. Puzon executing that double quick. Jaja Tulang! Converted. Puntos para kay Jaja Tulang sa Lecine Pirates. Mahabol pa. Two straight for LPU. So hinahabol nila. Yeah, that's worked to perfection for LPU today. Coach O. Teamwork! Usap lang. No, teamwork girls, teamwork. Yeah. Hindi matibay yung nandito sa Tagalog din ng English. You know why? You're looking at the result. Ah, English speaking. Put English. The best performance yet for the last point. Goal is just get one point. Get one point. Pero ano mo na gagawin? Consistency yun muna. Focus on the things that we have control. Grabe yung mga words of wisdom ng isang coach, Oliver Almadro. Yeah. Paano pala didinig ko? Inspiring? Same yung reiteration niya. Since the very beginning of the season, don't focus on the result yet. Just focus on your performance. Yun ang hinahanap niya mula sa kanyang mga manlalaro dito. Ang isa pa niyang sinasabi lang, ayaw ko ng spectacular. Tama. Back to the system. So, best efforts sa mga bagay na kaya natin control. And here comes the tank and they end it here. Not yet. Not yet. Guzman, back row hit for the Buna. Popped up by Estrellier. Silva brings it to Makilang. Makilang is denied. It's a kill block for LPU. Mahabol pa. Points para sa Lady Pirates. And they are within two. Ang ganda ng timing sa block ng Jaja Tulang. Ang ganda ng swing block. Kaya naman sarado yung down the lane area. Napapadaanan sana ni Makilang. That time, kill block para kay Jaja Tulang. Puzon, rock solid on the serve.
Estrellier, Netura, pass out down to end set number 3. Ay, nagalaog pala. Titignan natin to, going back for that 26 pass score. Once again, dapat tawing over her blockers. Yun na. Ang taas talaga ng pushing. Letra ng panalo. Panapos, panalito kay Julian Netura, 25-22. The trend surges ahead in the match, 2 sets to 1. May set 4 pa, may set.